Hi guys, kain ulit tayo guys. Nagluto ako ng ano guys, ng hot spicy stew na isda. Yan, isda na may shrimp, na may squid guys. Yan, hiniwa-hiwa ko na yung squid. So guys, squid, hiniwa-hiwa ko na siya guys. Yung ano, shrimp, isda, isang buong isda yan guys na malaki. Tapos sinaluan ko siya ng mga gulay guys. Yan, mga gulay, yung ito, yung spring onion, tapos itong minari tawag yan guys. Tapos itong pechu, yan yung isa. Ito, radish. Lagyan, naluan ko siya, guys. Yan, may sibuyas, bawang, luya. At saka, nilagyan ko ng ano, guys, ng chili powder para maanghang. Yan, tara, umpisahan na natin, guys, kumain. Umpisahan natin sa gulay. Ay, meron pala tayong ano, guys, yan, tubig. Pag umanghang ang bibig ni ate, yan, inuman natin ng tubig guys kasi maanghang, hindi kaya. Kung meron tayong kimchi, meron ng kaktugi. Kaktugi guys, yan po yung radish kimchi. Yan. Tara na guys, umpisahan na natin. Let's eat. Yan, mapapalaban na naman si ate sa maanghang guys. Sarap ang maanghang sa malamig na panahon. Masarap. Ang gusto ko kasi ng asawa ko maanghang guys. Eh kung ako lang ayaw ko maanghang. Tama lang na anghang. Hindi gaano maanghang. Yan, hinaluan ko rin to ng sili guys. Yan yung sili. Ginayat-gayat ko na sili yan guys. Dalawang sili. Kaya maanghang. Kaya naghanta ako ng tubig guys. Hindi kakayanin ang bibig ko pag umusok. Masarap yung isda guys. Isda, parang siya yung isda sa bato. Gulo lang ang habol ko dito guys. Maraming gulay ang nilagay ko pero nuwipis na. Gulay ang masarap. Ito yung ano. Squid. Sana kumakain din kayo dyan guys para hindi kayo maglaway. Ang laging recipe ni ate ay laging maanghang guys. Pasensya na kayo. Init. Pasok si ate. Sobrang init. Ang asawa ko kasi guys, mahilig sa maanghang. Kaya lahat ng lutuin ko ay maanghang. Pero sa Pilipinas, hindi ako kumakain ng maanghang guys. Dito lang ako natuto. Ang sarap. Ang gusto ko sa isda guys ay mata. Yan. Bulag sa akin ang isda guys. Kasi mahilig ako sa mata. Pero ang asawa ko, hindi kumakain ng mata. Ako ang kumakain ng mata. Gulay. Ang dami ng gulays na nilagay ko kanina, guys. Gulays. Gulay.
Ay, naku si ate. Nakakatawa. Bulol. Pag ganitong spring, guys, tsaka summer, mura ang gulay sa Korea pag spring at summer. Kasi bagsakan, guys, mga nagtatanim sa ano, sa palengke. Ah, binabagsak nila sa palengke. Ah, nagtatanim sa ano, sa farm. Binabagsak nila sa palengke. Mura, guys. Pati prutas. Pag winter lang, mahal, guys. Sobrang mahal. Kaya maganda, magandang idea pag winter, guys, magtanim na lang sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay na lang alagaan yung pananim. Para makaano, makatipid. Mahirap pag walang pambili, guys. Lalo na dito sa Korea, mahirap. Kasi maraming binabayaran. Insurance. Hindi lang iisa ang insurance dito, guys. Dalawa, tatlo, apat. Kaya pag nagkasakit sila, hindi sila hirap. Kasi dahil sa insurance. Ganyan ang mga ano, guys. Mga Koreano. May tinik. Yan ang mahirap pag isda ang kinakain, guys. Matinik. Tapos, nasa na ba yung kwento ko, guys? Marami silang binabayarang insurance. Pag nagkasakit, syempre, covered ang insurance. Bukod pa dyan, guys, yung mga kamag-anak nila, dadalaw yan sa ano, sa ospital. Kasi nagkasakit ka nga, dadalaw yan sila. Magbibigay sila ng pera, guys. Yan. Bibigay yan sila. Kasi ganyan ang ugali nila, guys. Kahit sino sa kanila. Kamag-anak, kaibigan. Kung nagbigay ka, yan, nakalista yan, guys. Kaya, kung sila, nabigyan mo noon, nung nagkasakit sila, yan, babalikan ka yan, guys. Bibigyan ka rin yan. Ibabalik nila yung ibinigay mo noon. Kaya hindi sila hirap, guys. Yan ang technique nila sa buhay nila. Hindi sila hirap pag nagkasakit, pag na-ospital, ganyan. Kasi pinabalik. Kalista yan. Naubos ko na yung marami pang gulay yung nilagay ko. Yung gulay lang nakain ko, guys. Masarap ang gulay. Sana ganyan din sa Pilipinas, guys.
Pag binigyan ka, ibalik mo rin pagdating ng panahon na sila yung mga ilangan din. Para hindi rin hirap ang ano. Ang tao. Tulungan ba? Tulungan. Kasi sa atin, pag binigyan, hindi naman karamihan, ha? Ah, hindi naman, hindi ko naman nila lahat. Kasi yun ang kinaugalian natin, guys. Ah, ito bigay naman. Pwedeng hindi kahit bayaran. Pero sa atin, ang mabuting tao, nagbabayad talaga, guys. Yung tinatawag na utang kabubuton. Utang na loob sa Tagalog. May utang na loob ako dito sa taong to. Yan, yung itinulong niya sa akin noon, ibabalik ko. Ganun. Ibabalik ko ganun. Ganun sana dapat, guys. Yun lang, yung iba sa atin, hirap, hindi nagsisikap. Hindi nagsisikap makapagbayad ng utang na loob. Pero alam nyo ba, guys, pag nakapagbayad ka ng utang na loob, maginhawa ang kalooban mo, guys. Hindi ka maghihirap pag marunong ka magbayad sa kapwa. Kasi nakikita ng Diyos yan, guys, yung mga ginagawa natin na masama o mabuti. Lahat nakikita yan ng Diyos, guys. Pag nakikita niyang mabuti ang kalooban mo, yan, binibiyaya ang kanyang. Yan, may biyaya na darating sa'yo. Pag mabuti ang kalooban mo, lalo na pag nagbigay ka sa mahirap, guys. Sa mga nangangailangan. Na hindi talaga, ano. Hirap na hirap sa buhay. Pag nakapagbigay ka sa kanila, guys. Yan, sigurado. Kung hindi man sila na makapagbayad sa iyo, tao na yan ay tinulungan mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Sa pamamagitan ng ibang tao. Diyos ang magbibigay ng biyaya sa iyo. Pero nabasa ko rin, guys, na kung ang binibigyan mo lang ng tulong ay ang mga mahal mo sa buhay lang, kamag-anak, ano, walang biyaya, wala kang biyaya na matatanggap. Meron ng biyaya, natanggap mo na. Kapag ano tuloy, kapag share tuloy si ate, guys. Habang kumakain, nagsishare. Kung, kasi mahal naman, ano na dahil, mahal na araw na. Kaya ano na lang mag-share si ate, guys. Kung mahal mo daw ang Diyos, susundin mo lahat ang kanyang kagustuhan. Yung kanyang, ano, yung kanyang mga commandments. Yan, kung mahal mo ang Diyos. Pero kung hindi mo mahal, ay hindi mo sinusunod.
Yan pa, napakinggan ko sa ano. Sa pumili ni Isa. Sabi. May nagtanong daw kay Kristo. Nagtanong sa kanya, Jesus, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Di ba, saan po ang utos ng Diyos? Ano po ba ang pinakamahalaga doon? Ang sagot ni Kristo, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yan ang una. Dalawa lang ang sinagot ni Kristo, ni Hesus Kristo. Ang una, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang pangalawa naman, guys, ay ibigin mo ang kapwa mo katulad sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayun. Mahalin mo ang kapwa mo katulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun ang pangalawang utos, guys. Dalawa lang. Yan lang daw ang ano, pinakamahalaga sa sampung utos. Yan ang sagot ni Kristo. Kaya, comments lang kayo dyan, guys, kung against kayo or hindi, ay okay lang, babasahin ni ate. Comments lang, guys. Mahal na araw naman ngayon, guys, kaya ano na akong mag-share. Pagbigyan nyo na si ate. Kain tayo, guys. Yan, oh. Mukhang hindi ko mauubos itong ano. Itong aking sobrang dami. Ito lang. Kainin ko, guys. Isda. Ulo. Totoo yun, guys. Pag inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, hindi ka nagkakasala. Yung mga mortal sin na yan, guys, pag pinalo mo lang ang utos ng Diyos, kontento ka na sa buhay mo, guys. Hindi ka niya pababayaan. Huwag ka lang magkakasala. Dahil pag nagkasala ka, guys, maliligaw ka. Lalo kang ililigaw ng demonyo. Lalo kang pahihirapan. Alam mo ba ang demonyo, guys? Pati isipan natin, nililigaw niya. Kung anong nasa isip natin, yun ang ginagawa. Kung ang pumasok sa isipan natin ay puro kalokohan sa kapwa, ay ginagawa. Inuudyukan ka, ito gawin mo. Ito kaya ang gawin ko. Pag hindi mo napigilan, ay talo ka, nabingwit ka niya. Yan, makakasama ka niya sa ano, sa asupre. Gat-gat ang apoy. Kaya, payo ko lang sa inyo, guys. Higpitan ninyo ang paniniwala ninyo. Huwag kayong magkasala. Para, ano, masaya ang buhay ninyo. Ano po ang haba na ng ano ko, guys? Ang kwento. Sobrang haba na.
Segini guys. Hanggang dito na lang. Gusto ko pa sana kumain guys, pero hanggang dito na lang. Mahaba na ang aking ano. Yung aking mukbang guys, sobrang haba na. Kaya huwag po ninyong kalimutan mag ano guys, mag likes, mag share, mag comments, mag subscribes, at click na rin po ninyo ang notification bell para sa susunod na aking mukbang ay mapapanood po ninyo guys. Yan. Thank you for watching and God bless everyone and see you to my next vlog. Bye-bye.